So eto na nga po mga idol, pagka-out nga po ni AJ Edo at Jamie Malonzo sa lineup ng Gilas Pilipinas, magiging malaking problema nga ba at kay Soto mapapalaban at magagamit ang pagiging big man dahil kulang sa big man at sentro ang Gilas Pilipinas? And bago natin yan pag-usapan mga kaibigan ko, palike and subscribe po muna at pa-hit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po mga kaibigan, kumpirmado nga po na hindi makakasama sa lineup. Eto nga pong si AJ Edo at Jamie Malonzo dahil na rin po sa kanilang iniindang injury as of now. Kung malalaman at nalalaman po ninyo, no, si AJ Edo ay meron pong problema sa tuhod, no, nung naglaro po siya sa B-League at ilang buwan na po siyang hindi pa nakakapaglaro. And upon checking sa kanyang updates, hindi pa ito pwedeng lumaro at baka mapwersa at tuluyang sumakit o hindi na makapaglaro. Kung titignan po ninyo, napakalaking kawalan talaga ni AJ Edo na hindi makapaglaro sa Gilas Pilipinas sa PIBA OQT. Sa height ni AJ Edo bilang sentro ay kapalitan sana ito ni Junmar Pajardo at ni Kai Soto. Sa side naman po ni Jamie Malonzo mga kaibigan, no, ay walang problema kahit hindi po siya makasama sa lineup, no, okay pa rin ang Gilas Pilipinas. Ang iniisip natin ngayon, kung sino nga ba ang posibleng player na papalit nga po dito kay AJ Edo kung sakali nga po talaga na hindi na ito makasama sa lineup, no, dahil yan naman yung naging update, no, at yan mismo ang sinabi ni Coach Tim Con. Dahil sa problema at kalagayan ngayon sa kondisyon na pangangatawan ni AJ Edo, hindi pa ito makakasama at makakalaro sa Gilas Pilipinas. Well mga kaibigan, napag-uusapan nga po dyan, no, ay pwedeng pumalit nga po eto nga pong si Justin Baltasar dito nga po kay AJ Edo, which is hindi naman sila nagkakalayo ng height. Sa height nga po na 6'8 ni Justin Baltasar at yung pinakita niya magandang performance sa strong group ng Pilipinas, no, ay masasabi natin na deserve siyang ipalit dito kay AJ Edo in case po talaga na hindi mapasama sa lineup si AJ. Para sa akin mga kaibigan, no, ay tanggalin yung mga hindi na kailangan sa Gilas Pilipinas. May nagsasabi din na pwede ring ipalit, no, kung sakasakali instead of Amos, no, ay eto nga pong si Renz Abando. Dahil si Renz Abando mga kaibigan, kahit hindi naman siya ganoong katangkaran, no, ay kaya niyang maglaro, no, nakagaya ng mga sentro ng ibang Gilas Pilipinas mga kaibigan, at kaya niya magplay sa iba't ibang posisyon, no. And as of now, ayon sa ating nakuhang updates, ay okay na po ang kalagayan ni Renz Abando. Naghihintay na lang ng update si Renz kung sakaling ang payagan ito, no, or isama sa lineup ni Coach Tim Con. Sa kabilang banda mga kaibigan, kapag ka nawala ng katandem itong si Kai Soto, ay mapepwersa si Kai, no, talaga magagamit, mabababad po siya sa loob. Tulad ng aking sinasabi, ang kinakailangan ng Gilas Pilipinas, chemistry at momentum. Yung mga player na magkakasama ng matatagal na lumalaro dito nga po sa mga international game, no, especially sa PIBA, si Kai Soto, si AJ Edo, malaking parte po ang kanila mayaambag sa Gilas Pilipinas. Kung hindi kasundo o katandem ni Kai Soto makakasama sa loob ng Gilas Pilipinas, malaking problema po ito mga kaibigan ko. Kung titignan po ninyo, ilang linggo na lang po simula ngayon ay magsisimula na nga po ang PIBA OQT. Pero bago yan, meron din tayong tune-up game, no, or practice game. Kaya dapat maging handa po ang Gilas Pilipinas sa posibleng mangyayari. In case man talaga wala ito, hindi mapasama si AJ Edo, nakabakap naman si Justin Baltasar at itong si Renz Abando. Well mga kaibigan, dahil pa natin kaganapan. So dyan lamang po kayo, please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po.